bobo at iba pang mga mapanirang salita. Ingat po kayo sa pagbibitiw ng mga ganyang katagal, lalo na kung direktang ipatutungkol sa isang tao at ipoposin niyo sa internet. Ayon po sa isang eksperto, sa ilalim kasi ng cybercrime law, pwede kayong makulong. Nakatutok si June Veneracion. Tila pagluluksa ang mensahe sa Facebook page ng ilang netizens na ginawang itim ang kanilang profile at cover photos. Protesta laban sa pagdeklara ng Korte Suprema na constitutional o naaayon sa saligang batas ang online libel provision ng cybercrime law. Bilang isa sa mga petitioner laban sa batas, maghahain daw ang bayan ng motion for reconsideration sa Korte Suprema laban sa online libel. Yan po ay isang malaking setback, isang malaking pag-atras para sa freedom of expression at banta hindi lamang sa mamamahayag kundi sa lahat ng taong nagpapahayag using the internet. Sabi ng Korte Suprema, maaring kasuhan ng libel ang orihinal na may akda ng post o artikulo sa internet na maituturing na mapanira. Pero walang sabit ang nag-share, nag-like, nag-reply o nag-retweet. Ngunit pangamba ni Atty. J.J. Dicini, isa rin sa mga petitioner kontra sa cybercrime law, magkakaproblema halimbawa kapag dinagdagan ang niretweet ng ibang detalye. If your reaction is to add, you know, libel, for example, the original libelous statement is that person committed estafa, and then you said, not only did he commit estafa, but he also murdered people and did this and did that and committed rape. In those instances, I think you would be liable for libel. Bukod sa pagpahayag ng Supreme Court sa online libel, pinayagan din ito ang pagpapataw ng mas mataas na parusa kumpara sa nakasaad sa Revised Penal Code. Ang parusa sa libel hanggang 6 na taong pagkakakulong. Sa online libel, maaari itong umabot hanggang 12 taon. Hindi lang mga blogger at ibang netizens ang apektado, kundi pati na rin ang media na may mga news websites. Sabi nga ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR, ang libel ay isa sa pinaka-naaabusong paraan para kitilin ang press freedom sa Pilipinas. Marami na raw pagkakataon na napatahimik ang pamamatikos ng media sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa takot ng pagkakakulong. Ang sabi naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, takot na raw ngayon ang namamayani sa social media at marami na umanong pwedeng mabiktima ang mga kriminal at mapang-abuso dahil sa online libel. Pero sabi ni Professor Rueno Daroy Morales, wala namang dapat ikatakot kung walang ginagawang masama. Ang kailangan lang daw ay maging maingat sa pananalita, hindi lang sa mga nasa gobyerno, kundi maging sa mga ordinaryong tao. Mahilig mambabae yan. May asawa yung iyong tinutukoy. O di nag-accuse ka na may concubine siya, nangangaliwa siya. Diba? That's an imputation. Kahit ang paggamit daw ng salitang bobo, pwede rin daw ikakulong ng isang tao. Nakaka-degrade ng katauhan ng isang tao yan. Nakaka-degrade siya pero libelous. Yes! Because you are imputing dishonor. May mga panawagan na magpasa ng batas para ideklarang hindi na krimen ang libel. Pero hanggat di pa na ipapasa ang ganitong batas at kung hindi babaguhin ng Korte Suprema ang pasya nito, mananatili ang online libel pati na ang mas mabigat na parusa para dito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.